Unang-una. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Nangyari po ito sa lugar namin. Ito yung mga panahon na talagang naging alerto kaming lahat sa baryo. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga ito. Maraming salamat po sa ibibigay niyong oras at sisimulan ko na ang kwento. Naaalala ko noon na si Lolo ay nagpapalaot para mangisda. Sa mga panahong ito ako ay nasa edad na 14 at medyo masigla pa ito. Hindi naman niya maiwanan ng pangingisda sapagkat ito rin ang kanyang naging hanap buhay noon. Ito rin ang dahilan kung bakit nakapagtapos si tatay at ang aking mga tiyo at tiya. Isang gabi, pagkatapos naming magkapunan, ay nagsabi si Lolo na siya ay magpapalawat kasi parang tinatawag daw ito ng karagatan. Pinigilan naman ito ng aking tatay at sinabihan na ipagpabukas na lang daw sapagkat medyo malayo pang dalampasigan mula sa amin. Siguro mga 1 kilometro. Subalit, nagpumilit si Lolo. Ito yung isang pag-uugali ng aking Lolo na talagang ayaw na ayaw ni tatay. Kung gusto niyang gawin ang isang bagay, ay walang makakapigil sa kanya. Parang ganon. At nang dahil nagpupumilit nga ito, nagsabi ako na sasamahan ko na lang si Lolo. Nagdadalawang isip man si tatay, pero wala siyang magawa. Bandang 7:00 ay umalis na kami sa bahay. At habang naglalakad kami sa gitna ng kaniugan, ang sabi ni Lolo, hindi niya maiwan ang pangingisda kasi ito daw ang naging buhay niya magmula noong tumuntong ito sa edad na 8 taong gulang. Isa rin kasing mangingisda ang kanyang tatay. Bago marating ang dalampasigan, ay meron ka munang madadaan ng kakawyan. At hindi naman ito ang unang beses na dumaan kami doon, kaya kabisado namin ng daan. At nang makarating kami doon, ay kinutuban ako ng masama at parang hinihila ako pabalik sa bahay. Yung pakiramdam na merong mangyayaring masama, parang ganon. Lo, bumalik na lang kaya tayo. Sabi ko sa kanya kasi inisip ko na baka merong mangyayaring masama sa amin sa lawat. Ano ka ba apo? Nandito na tayo. Tara na. Sagot naman niya at napilitan akong sumunod sa kanya. Alangan namang pabayaan ko ito sa lawat. Marunong naman akong lumangoy kung sakaling merong mangyaring masama sa amin. Kaya naging handa ako sa anuman ang pwedeng mangyari at naging alerto. Sa kalagitnaan naman ng aming pangingisda ay unti-unti lang namang nawala ang takot na aking nararamdaman. Medyo marami kaming nahuli at makikita ang saya sa mukha ng aking lolo. Talagang ito nga ang kanyang buhay. Makalipas pa ang mahigit kalahating oras ay nagsabi si Lolo na kami ay uuwi na, kaya agad kaming bumalik sa dalampasigan. At sa pagdating namin doon, ay nilagay ko sa mga balde yung mga nahuli namin. Pero hindi naman po ganun karami, yung sakto lang. Sa pagdating naman namin sa kakawyan, ay nakaramdam ulit ako ng kaba. Ito yung kakawyan na sinasabi kong madadaanan bago marating ang dalampasigan. Kaya patingin-tingin ako sa aming paligid. Napansin din ni Lolo na ako ay nababalisa. Kaya tinanong niya ako kung ano ang problema. Apo, ayos ka lang ba? Ba't parang takot ka? Tanong niya. Wala lo.
Puyat lang siguro to. Sagot ko at agad naman siyang tumango. Sa kalagitnaan naman ng aming paglalakad ay unti-unti akong pinagpawisan. Pakiramdam ko ay merong nakatingin sa amin. Madilim po ang bahagi na iyon at walang ni isang bahay. Pero meron naman kaming dalang flashlight na siyang nagbibigay liwanag sa daan. Walang ano-ano ay umalingaw-ngaw ang tunog ng isang ibon at nanggagaling ito sa isang puno na nasa aming likuran. Kaya agad naman kaming tumingin doon ni Lolo. Anong ibon kaya ito? Tanong ko. Masama ang kutob ko sa isang ito. Parang hindi pangkaraniwan. Sagot naman ng aking lolo. Totoo na yung tunog na ginagawa ng ibon ay hindi pangkaraniwan. Kaya binilisan namin ang paglalakad at palingon-lingon ako sa bahagi na iyon. Subalit, paglingon ko doon ay nakakita ako ng figura ng tao. Kaya sabi ko kay lolo, "Lo, may tao." At agad naman itong lumingon doon. Nakita rin niya ang sinasabi kong tao. At sabi niya, bilisan pa daw namin kasi parang nakatuwad daw ang taong iyon. At nung una ay hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Sumunod na lamang ako sa kanya. Noong medyo nakalayo-layo na kami ay huminto muna kami sa tapat ng isang bahay. Nakilala din naman namin ang mga nakatira doon. Kaya kung meron mang mangyayaring masama sa amin, ay madidinig agad kami ng mga ito. Nakita ko namang pinagpawisan si Lolo at hindi mapakali. "Lo, ayos ka lang ba? Ano po ang ibig mong sabihin kanina? Yung tungkol sa nakatuwad?" Tanong ko. Yung sabi ng tatay ko, kapag ganun daw ang makita ko, ay tumakbo na ako. Kasi aatakihin ka niya. Bigla ko lang naalala ang kanyang sinabi nung nakita ko yon. Sagot ni Lolo. "E baka tao lang po yun, Lo." Sagot ko naman. "Naku, at ano naman ang gagawin niya doon sa kakawayan ng ganitong oras? At saka merong tumunog bago natin siya makita. Hindi ba? Aswang na yun, apo. At baka yung gaw pa. Sige na, buhatin mo na ang mga yan at bilisan na natin." Dagdag pa niya. Binilisan pa namin ang paglalakad at sa mga sandaling ito ay medyo nabawasan ang aming takot sapagkat meron na kaming nadadaan ng mga bahay. Nalampasan na namin ang bahagi na walang nakatira kaya medyo nakampante kami. Nakarating naman kami sa bahay ng ligtas. Kinuwento naman namin kay nanay at tatay ang tungkol dito at bigla namang naalala ng aking nanay na merong kinuwento sa kanya ang isa naming kabaryo tungkol din sa aswang na nagpaparamdam sa mga iyon tuwing gabi. Pinagalitan naman ni tatay si Lolo kasi pinilit talaga niyang magpalawat pero hindi naman sumagot si Lolo. Makalipas ang mahigit kalahating oras na usapan, ay pumasok na kami sa aming mga kwarto para magpahinga. Pero nahirapan akong makatulog sapagkat ito ang unang karanasan ko sa kababalagan. At bandang alas 11 naman, ay narinig ko na parang nagsasalita si Lolo sa kanyang kwarto. Kaya tumayo ako at tumungo sa dingding upang marinig kung ano ang kanyang sinasabi. At dito ko napagtanto na parang merong nangyayari sa kanya kasi parang hindi ito makapagsalita ng maayos. Kaya agad akong lumabas at tumungo sa kanyang kwarto. Sinubukan kong buksan ang pinto, subalit nakalak. Kaya ang ginawa ko ay lumabas ako ng bahay at tumungo sa bintana ng kanyang kwarto kasi sigurado akong nakabukas ito. Subalit, nagulat ako nang makakita ng malaking pusa na nakadungaw sa bintana ng kwarto ng aking lolo. Kaya agad akong napasigaw
at tumakbo pabalik sa loob. Agad ko namang tinadyakan ang kwarto ng aking mga magulang. At sa mga sandaling iyon, ay gising na ang mga ito. Oh, anong problema? Ano mang nangyayari? Tanong ng aking nanay. Nay, may malaking pusa sa bintana ni Lolo. Bulalas ko sa mga ito at agad naman kaming tumungo sa kwarto ng aking lolo. Tinadya ka naman ni tatay ang pinto at dito namin nakita si lolo na nakatihaya at hinahabol ang kanyang hininga. Sinindihan naman ni nanay ang gasera. Tay, tay, anong nangyayari? Tanong ni tatay kay lolo pero hindi ito sumasagot. Nakamulat lang ang kanyang mga mata habang nakatingin sa bintana. Parang kinakain rin niya ang kanyang mga salita kaya hindi namin siya lubos na maintindihan. Walang ano-ano ay narinig namin na merong kumaripas ng takbo sa likod ng aming bahay at parang nabanggapan niya ang aming bakod. At nang dahil dito ay nagsimulang umalulong ang mga aso ng aming kapitbahay. Tila ba meron silang nakita? Si tatay naman ay lumabas para tignan kung ano iyon. Pero wala daw siyang makita sapagkat madilim. Si lolo naman ay unti-unting nahimasmasan at dito na niya kinuwento sa amin ang lahat-lahat. Ayon sa kanya, bago pa man daw ito humiga sa kama, ay meron siyang nararamdamang kakaiba. At noong nakatulog na daw ito, ay meron naman siyang napanaginipan. Kakaiba daw ang panaginip na ito sapagkat alam ng taong kanyang napanaginipan ang kanyang pangalan. At kung pagbabasehan daw ang emosyon na pinapakita sa kanya ng babae, ay parang meron siyang atraso dito. Pilit namang inaalala ni lolo kung sino mang taong kanyang napanaginipan, pero wala daw siyang naaalalang nakaalitan. Dagdag pa niya, nagising daw ito nang dahil sa pinagpapawisan ito. At noong tumingin daw ito sa bintana, ay nakita niya ang ulo ng pusa at sa unang tingin daw ay alam na niya na hindi ito pangkaraniwan. Hindi daw nagtagal ay unti-unti siyang nahirapan sa paghinga at hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Sinubukan rin daw niyang sumigaw pero parang mayroong pumipigil sa kanyang boses. Ito na siguro yung mga sandaling narinig ko siya kaya ako tumungo sa kanyang kwarto. Kinabukasan naman ay may narinig kaming balita sa isa naming kabaryo na yung anak ng kumpare ng aking tatay ay merong nakitang malaking pusa na naglalakad sa gitna ng kanilang palayan. At magmula sa gabing ito ay sunod-sunod pa ang mga pagpapanamdam sa aming baryo. Naglipa na ang mga kwentong aswang. Hanggang sa yung isa kong kababata ay nagkaroon din ng karanasan. Ikukwento ko rin sa inyo kasi naikwento rin niya ito sa amin. Isang gabi, sa pagdating daw ng kanyang asawa, ay agad silang kumain ng hapunan. At bandang alas 7, ay pumasok na daw sila sa kanilang kwarto para magpahinga. Ito pong asawa ng aking kababata ay lumaki sa isang baryo na sakop lang din naman ng aming bayan. At yung baryo na ito ay nasa bundok na. Mahirap pasukin sapagat masukal. At nung nabuntis niya ang aking kababata, ay napagpasya nila na doon na lamang tumira sa aming baryo. Malapit kasi kami sa bayan at kung sakaling manganak ito, ay agad itong madadala sa bahay paggamutan. Balik na tayo sa kwento. Bandang alas 8 ng gabi, ay nagtataka ang aking kababata kung bakit hindi mapakali ang kanilang aso. Nadidinig daw niya ang yapak nito sapagkat ang sahig ng kanilang bahay ay gawa lamang sa kahoy. Sa bawat yapak daw ng kanilang aso ay nadidinig niya ang lagatik ng kuko nito sa sahig. Hanggang sa naisipan daw niyang tignan ito at nang mabuksan daw niya ang pinto ay nakita niya ito na nakatingin sa kusina. Inisip daw niya na walang problema, baka naglalaro lamang ito. Bumalik naman daw siya sa loob ng kwarto
at nilakang ang pinto. Ngunit walang ano-ano ay narinig niya na parang bumagsak ang kanilang aso. Kaya bumalik ulit siya sa labas para tignan ito. At nagulat siya sa kanyang nakita. Ang kanilang aso ay nakahandusay at wala ng malay. Kaya agad niyang ginising ang kanyang asawa. Subalit, bago pa man daw siya bumalik sa loob ng kanilang kwarto, ay napasulap ito sa kanilang kusina at meron siyang nakitang silueta ng isang babae. Ang mga buhok daw ay nagtatayuan at alam niyang nakatingin ito sa kanya. Dali-dali daw niyang pinuntahan ang kanyang asawa at sinabi na mayroong aswang kasi sumakit na rin daw ang kanyang tiyan. At ang ginawa ng kanyang asawa ay tumalon daw ito mula sa bintana ng kanilang kwarto at tumungo sa kusina. Narinig na lang daw ng aking kababata na binanggit ng kanyang asawa ang isang pangalan. Walang iya ka? Ikaw lang palang nambubulabog dito? Pasigaw na sabi daw ng kanyang asawa. Mahal, pumasok ka na dito. Pasigaw na sabi naman daw ng aking kababata sapagkat natakot na daw ito. Maliban dito ay mas nadagdagan pa ang pananakit sa kanyang tiyan. Bumalik naman daw ang kanyang asawa at nagsabi na kilala niya ang babaeng iyon. Nakatira daw ito sa kanilang baryo at tanyag daw talaga ang kanilang angkan. Pinaghihinalaan daw silang mga magkukulam at aswang. Para naman sa akin, kung mali ang hinala ng mga tao sa kanila, e ano ang kanyang ginagawa sa bahay ng aking kababata? Dagdag pa ng kanyang asawa ay hindi daw sila close ng babaeng iyon. At isa pa, napakalayo ng baryo na kanyang kinalakihan mula doon sa amin. Kaya kung pagbabasehan daw ang ganitong sitwasyon, ay mapapasabi ka na meron talaga siyang intensyon. Hindi naman daw nagtagal ay nagsimulang umalulong ang mga aso. Naaalala ko rin po ang gabing ito kasi halos lahat ng mga aso sa amin ay umalulong. Talagang nakakakilabot pakinggan at kung si Lolo pang tatanungin, sigurado na meron doon silang nararamdaman o nakitang kakaiba sa gabing ito. Nag-iwan naman daw ng banta ang asawa ng aking kababata. Kung mauulit pa daw ang ganoong sitwasyon, ay hindi ito magdadalawang isip na kumprontahin ang pumasok sa kanilang bahay. Pero mabuti naman daw at hindi na naulit iyon. At magmula nung nagkaroon kami ng ideya kung sino ang nasa likod ng pambubulabog sa baryo, ay tumahimik ang bawat gabing nagdaan. Ilang beses namang pabalik-balik sa bahay pagamutan ng aking kababata at napag-alaman namin na muntik na daw siyang makunan. Mabuti na lang at nabigyan agad siya ng gamot. Ayon naman kay Lolo, kami daw siguro ang kauna-unang paramdaman at pakitaan ng aswang. Kasi pagkatapos nito, ay sunod-sunod pa mga pagpaparamdam sa baryo. Sumang-ayon naman si tatay at magmula nga noon, ay nahinto nga talaga mga pagpaparamdam doon sa amin. At ayon naman sa mga matatanda, isang yang gawang ng bulabog sa amin kasi ayon din sa asawa ng aking kababata. Ay kasing edad lang daw niya iyon. Dagdag pa niya, habang lumalaki daw ito, ay marami daw siyang nadidinig na kwentong kababalagan doon sa kanilang baryo, lalo na sa mga matatanda na doon talaga isinilang. Pero itong karanasang ito, ay ang pinakaunang karanasan niya sa kababalagan, at ganun din ako. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari taong 1991. Sa mga panahong ito ay may isang malawak na lupain ng aking lolo sa aming baryo. At sa loob ng lupain na ito ay meron siyang mga tanim na gulay. Meron din mga puno ng prutas tulad ng mangga at atis. At sa gitna naman ay merong isang maliit na kubo.
Sa tuwing wala naman kaming pasok ng aking kuya, ay doon kami nagpapalipas ng gabi sapagkat mahangin at malamig talaga doon. Nakakatulog kami ng maaga. Hindi naman namin akalain na magkakaroon kami ng nakakatakot na karanasan doon. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Sisimulan ko na ang kwento. Sa mga panahong ito, ako ay nasa high school. Ang kuya ko naman ay nasa kolehiyo. At isang umaga, araw ng Sabado, ay inutusan kami ni Lola na dalhan ng pagkain si Lolo. Kaya agad naman kaming tumungo ni kuya sa taniman. Sa pagdating namin doon ay nakita namin si Lolo na parang kinakausap ang kanyang mga alagang bulaklak. Ayon kasi sa mga matatanda, kapag mahilig ka sa mga bulaklak, kausapin mo daw ito. Nang sa ganun ay mamumukad ka at magiging maganda ang tingkad ng kanilang kulay. Ganun ang kanilang paniniwala. Lo, pag-almusal ka muna. Pasigaw na sabi ng aking kuya. Agad namang tumango si Lolo at kami naman ni kuya ay tumungo sa kubo para ihanda ang mga pagkain. Makalipas lang ang mahigit 5 minuto ay pumasok na si Lolo at saka kumain ng almusal. Nakita naman namin na parang problemado ito. Lo, meron ho bang problema? Tanong ko. Nawalan ako ng isang manok. Sagot naman niya. Ano? Baka po merong butas sa mga bakod. Sabi naman ni kuya. Walang butas. Tinignan ko kanina. At saka mataas din yung bakod natin. Maliban na lang kung merong pumasok na tao at kinuha ito. Sagot naman ng aking lolo at agad naman kaming nagtinginan. Gusto nyo bang dito muna kami matulog? Magbabantay kami mamayang gabi. Baka kukuha pa yan ng isa. Sabi naman ng aking kuya. Sige, mas mabuti. Dalhin nyo ang pinakamalaking flashlight natin. At kapag meron man kayong makitang nakapaso, ilawan nyo agad. Nang sa ganun ay makilala natin. Sagot naman ng aming lolo. Hindi talaga kami nag-isip ng anumang bagay na mayroong kaugnayan sa kababalagan. At kung tao lang din naman ang aming makakalaban, ay talagang hindi kami takot. Lalo pa't wala kaming ginawang mali. At isa pa, hindi naman po sa pagmamayabang. Talagang nasa dugo namin ang pagiging matapang. Nire-respeto din kami ng aming mga kabaryo. Mabait kami sa mga taong mabait sa amin. Hindi rin kami naghahanap ng gulo. Pero kung susubukan ang pamilya namin, ay talagang hinding-hindi kami aatras. Bandang 5 ng hapon, ay binigay sa amin ni Lolo ang pinakamalaking flashlight na meron kami. Agad naman itong kinuha ni Kuya at inilagay sa isang maliit na bayo, kasamang ilan sa mga pagkain na dadalhin namin. Meron din kaming dalang mga itak kasi mas mabuting nang makasigurado. Pagkatapos naman namin kumain ng hapunan, ay tumungo na kami sa taniman. Sa pagdating namin doon, ay agad kaming pumasok sa loob ng kubo. Inutusan naman ako ni Kuya na buksan ang lahat ng bintana. Ito kasi ang nakasanayan namin. Natutulog kami na nakabukas ang mga bintana nang sa ganun ay pumasok ang sariwang hangin. Hindi rin kami nagsindi ng gasera para kunwari ay wala talagang tao doon. Bandang 8:00, habang kami ay kumakain ng tinapay, ay meron kaming narinig na mga yapak sa likod ng kubo. Parang nagtatakbuhan din ang mga manok ng aming lolo at nagsimula silang magingay. Kaya dito na kami naging alerto kasi parang merong humahabol sa mga ito. Sundan mo ko. Pabulong na sabi ni kuya
Sabay kuha ng itak na nasa ibabaw ng mesa at tumungo naman kami sa bintana. Bale pa silip-silip lang kami doon nang sa ganun ay hindi kami makita. Mula dito ay tanaw na tanaw namin ang likod ng kubo. Yun nga lang madilim kasi nga wala kaming anumang ilaw. Hindi rin ganun kaliwanag ang buwan kasi natatakpan ito ng makakapal na ulap. Pero kung sakaling meron mang tao ay makikita pa rin namin ang kanyang figura. Makalipas naman ang ilang sandali ay meron akong nakitang figura sa likod ng puno ng mangga. Figura ng isang tao. Agad kong nilapitan si kuya at sinabihan na tumingin sa bahagi na iyon. Agad naman niya itong tinitigan ng mabuti. Nakita namin na yung figura na iyon ay unti-unting dumapa at gumapang papalapit sa mga manok ng aking lolo. Kitang-kita pa namin na natataranta ang mga hayop. Subalit, naglaho sa dilim ang figura na iyon at hindi na namin nakita. Agad namang kinuha ni kuya ang flashlight. Sinubukan niya itong buksan pero kumukurap-kurap lamang ito na tila ba sira. Talagang hindi bumukas yung ilaw kahit nawala naman itong sira. Walang ano-ano ay nakarinig kami ng angin na nanggagaling sa likod ng mga pananim ng aking lolo na parang isang galit na aso. Pero mapapasabi ka na hindi ito pangkaraniwan kasi magaspa ang kanyang tunog at buong buo. Tila ba gawa ng isang tao? Nakakaamoy na rin kami ng malansa at mabaho. Dito na rin nagsimulang magingay ang mga manok. Pumuputak-putak na ang mga ito na tila ba meron talaga silang nakikita. Kinabahan naman kami ni kuya kasi kakaiba na ang sitwasyon na ito. Hindi na ito normal at isa na itong kababalagan. Isara mong bintana. Bilis! Pabulong na sabi ni kuya. Sinara ko naman ang mga ito at bumalik kami sa loob ng kwarto. Nakiramdam na lamang kami habang hawak-hawak ang mga itak. At habang lumalalim ang gabi, ay mas lalo kaming kinikilabutan kasi ramdam na ramdam namin na mayroong presensya. At sabi ni kuya, talagang hindi ito normal. Pakiramdam namin ay pag-alagala lang ito sa labas ng kubo at mas tumapang din ang mabahong amoy kaya hindi ko mapigilan na masuka. Bandang alas 11 ay narinig namin ang mga pagaspas ng mga alagang manok ng aming lolo at kung pagbabasaya ng tunog. Parang mayroong gustong kumuha sa mga ito. Kaya nagtingin na naman kami ng aking kuya. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Usually kasi, maangas itong tignan. Pero sa mga sandaling ito, para siyang isang tuta na takot at nakikiramdam sa kanyang paligid. Ganon din ako. Manalangin na lamang tayo. Kasi kung lalaban tayo, baka ano pang kanyang gawin. Baka may alam yan sa itim na kapangyarihan. At baka mapano pa tayo. Pabulong na sabi ni kuya. Sa mga panahong ito, ay hindi ko nakaugalian ang magdasal. Pero sa mga sandaling iyon, ay parang pinukaw ang aking damdamin. Nagdasal kami ng taimtim at paulit-ulit at makalipas lang ilang minuto ay nakarinig kami ng mga yapak na tila ba merong kumaripas ng takbo pero patuloy pa rin kami sa pagdarasal. Hanggang sa yung mga manok ng aming lolo ay tumahimik at kumalma kaya dito na kami nakahinga ng maluwag. Kuya, gusto kong umuwi. Pabulong na sabi ko sa kanya at nakita ko siyang napailing. Makalipas pa ang isang oras ay meron kaming narinig na mga boses sa labas ng aming bakuran. Nag-uusap ang mga ito at pamilyar sila sa amin. Buksan mong bintana. Dali!
utos ni kuya. Nang mabuksan namin ay agad naming tinawag ang dalawang taong napadaan. Oh, nandito pala kayong dalawa. Ano yon? Tanong ng isa naming kabaryo. Sila po ay mga mangingisda na galing sa Laon. Usually gabi na sila umuwi. Hintayin niyo po kami. Pasigaw naman na sabi ni kuya. Mabuti naman at bumalik sila sa tapat ng aming bakuran at agad naman kaming tumakbo palabas ng kubo. Oh, ba't parang nakakita kayo ng multo? Sabi naman ng isa naming kabaryo. Mamaya na lang ho namin ikukwento. Pwede po ba na samahan niyo muna kaming umuwi? Tanong ni kuya sa mga ito. Oo naman iyo, tara. Sagot ng aming kabaryo. At sa kalagitnaan naman ng aming paglalakad, ay ibinahagi ni kuya ang aming mga naging karanasan. At nalaman namin na hindi lang pala kami ang nawawala ng alagang hayo. Halos lahat daw ng mga kabaryo namin na nag-aalaga ng mga ito ay nanakawan din. Nalaman din namin na ang mga taga doon sa amin ay nagiging alerto din tuwing gabi. Gusto rin daw nilang mahuli ang salarin sa likod ng pagkawala ng kanilang mga alagang hayo. Hindi po taong may gawa. Biglang sabi ni kuya. Ano bang ibig mong sabihin iyo? Ahas? Mabangis na hayo? Ano? Nakita niyo ba? Tanong ng kabaryo namin. Ewan ko kung maniniwala kayo, pero mukhang aswang. Sagot naman ni kuya. Opo, kitang-kita po namin ang isang figura ng tao na gumapang papalapit sa alagang manok ng aming lolo. At kaya din kami nandoon sa kubo kasi nawalan din kami ng isang manok. Gusto rin naming mahuli ang salarin. Sabi ko naman para suporta ng sinabi ng aking kuya. Aswang? Meron pa bang aswang? Wala naman akong nabalitaan na ganyan dito. Sabi naman ng isa pa naming kabaryo. Bali dalawa po silang naghatid sa amin sa bahay. Opo, aswang. Yan ang aming pinaghihinalaan. Dagdag ko pa sa mga ito at agad naman silang natinginan. Sa pagdating naman namin sa bahay ay nagtataka naman si na lolo kung bakit kami umuwi. Dito na namin kinuwento ang bawat pangyayari. At yung dalawang kabaryo namin ay nanatili pa doon para makinig sa aming kwento. Ipinagtimpla naman sila ng kape ng aking nanay. Nagtagal ang aming usapan ng ilang oras. At bandang alas dos ng madaling araw ay umuwi na rin ang dalawa naming kabaryo. Sa pagpatak naman ng bukang liwayway ay nagsabi si Lolo na doon ulit kami matulog sa kubo at sasamahan daw niya kami doon. Huwag daw kaming matakot kasi may Diyos tayo. Bandang alas tres ng hapon ay umalis si Lolo. Hindi namin alam kung saan ito pumunta, pero sa kanyang pagbalik ay meron na siyang dalang punyal. Ito daw ay gawa sa tanso na pinahiram sa kanya ng albularyong pinuntahan niya. Gagamitin daw niya ito kung sakaling merong papasok sa loob ng kanyang lupain. Bandang alas 5 ay kinausap ni Lolo si tatay na kung pwede yung isang kambing ay dadalhin namin doon sa kabila. Gagawin daw itong pain ni Lolo nang sa ganun ay mahuli daw niyang aswang. Pumayag naman si tatay. Bandang alas 6 ay tumungo na kami doon. Itinali ni Lolo ang kambing sa puno ng mangga at kanyang sinira ang mga bakod na humaharang sa mga manok. Nang sa ganun ay malaya silang makakapaglakad sa buong bakuran. Sinadya ito ng aming Lolo. Nang sa ganun ay mahuli talaga niyang aswang. Bandang alas 9 ng gabi
ay dito na sila nagsimulang magingay. Yung kambing naman ay nakita naming natataranta na tila ba merong nakikita. Kahit anino mo lang ang makita ko, ay hindi ako magdadalawang isip na sugudin ka. Paborong nasabi naman ni Lolo habang patingin-tingin sa labas. Walang ano-ano, ay dito na sumigaw ang kambing na tila ba nasasaktan. Agad namang lumabas si Lolo at tumungo sa puno ng mangga. Kami naman ni Kuya ay sumunod sa kanya habang hawak-hawak ang mga itak. At sa pagdating namin doon ay pinakawalan ni Lolo ang kambing at tumingin sa itaas ng puno. Bumaba ka dyan. Walang hiya ka. Hindi kami takot sa iyo. Pasigaw na sabi ni Lolo. Galit na galit ito. Nakita daw kasi niyang merong umakyat sa puno bago pa man siya makarating doon. Alam niya na ito ang dahilan kung bakit nag-iingay ang kanyang mga alaga. Nasaan na yung flashlight? Kunin niyo! Dagdag pa niya at agad namang tumakbo si Kuya pabalik sa kubo. Pero hindi pa man ito nakakabalik sa amin ay meron kaming nakitang malaking pusa na tumalon sa labas ng bakuran. Hindi naman kami makapaniwala na ganun kataas ang kanyang itinalon at tumakbo ito papalayo. Hindi rin pangkaraniwan ang kanyang laki. Subukan mo pang bumalik dito. Malilintikan ka talaga sa akin. Dagdag pa ng aming lolo. Agad naman naming tinignan ang kambing. Pero wala namang sugat o galo sa katawan. Gusto lang talaga itong kunin. Ay siguro nag-ingay. Ilang gabi pa kaming natulog doon sa kubo. Pero mabuti naman at wala nang nagparamdam sa amin. Hindi na talaga siya bumalik. Alam siguro niyang nalaban talaga si Lolo at hindi aatras. Ito rin siguro ang dahilan kung bakit hindi na ito bumalik pa. Pero yung ilan naming kabaryo na nag-aalaga din ng mga hayo ay nawawalan pa rin. Kaya nanatili din silang alerto. Pero ayon pa kay Lolo, ang importante hindi na kami binalikan. May mga kwento na yung nambubulabog sa amin sa mga panahong ito ay isang bagong salin. Kaya takam na takam sa mga hayo. Ito daw talagang mabangis, yung mga bagong salin. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Hanggang sa muli. Maraming salamat po sa binigay niyong oras. Magandang araw sa inyo. Nangyari ito nung kami naglalakad pa uwi sa bahay ng aking lola. Bali sa mga panahon ito ay nagbabakasyon ako doon sa kanya sapagkat wala na kaming paso. Hindi ko akalain na meron akong mararanasang kababalagan kasi ilang beses na rin akong pabalik-balik doon sa probinsya. Isang umaga ay nagising ako sa isang malakas na kidlat. Agad naman akong bumangon at tumungo sa pagkainan. Nakita ko naman si Lola at ang aking pinsan na kumakain ng agahan. Kaya kumain na rin ako. Mukhang uulan ng malakas ngayon. Biglang sabi ko, "Wag naman sana insan. Merong palabas mamaya sa bayan." Sagot naman ang aking pinsan. "Ha? Anong klaseng palabas?" Tanong ko naman kasi wala akong alam tungkol dito. Malapit na kasi ang kapistahan kaya tuwing Sabado ay mayroong palabas sa bayan. Pwede naman kayong manood mamayang gabi. Yan kung hindi uulan. Sabi naman ng aming lola at agad naman akong tumango bilang tugon. Maya-maya lang ay pumatak nga ang ulan. At sa pagsapit naman ng hapon, ay tumigil naman ito at sumikat ang araw. Tinanong naman ako ng aking pinsan
kung gusto ko daw bang manood ng palabas sa bayan. At hindi naman ako nag-alinlangan kasi alam kong magiging masaya ito. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na nanood kami ng mga ganitong palabas. At bandang alas 6, pagkatapos naming kumain ng hapunan, ay agad kaming humingi ng paintulot at pinayagan naman kami ng aming lola. Basta mag-ingat lang daw kami kasi delikado at baka papatak ulit ang ulan. Tumango naman kami at nagpaalam sa kanya. At habang naglalakad naman kami ng aking pinsan, ay nagsabi ako na dapat bago pumatak ang alas 8, kami ay uuwi na. At tumango naman ito bilang tugon. Sa pagdating naman namin sa bayan, ay narinig namin na nagsisimula na ang palabas, kaya dali-dali kaming tumungo doon. Pero makalipas ang mahigit isang oras, ay nabagot ako at sabi ko mas mabuti siguro na umuwi na lamang kami. Kaya sinabihan ko ang aking pinsan at ganun din naman ang kanyang nararamdaman. Hanggang sa napagpasya namin na umuwi na lamang. Maliwanag din ang buwan sa mga sandaling ito. Habang naglalakad naman kami pa uwi, ay nagsabi ako na sindihan ang dala naming sulo. Nang sa ganon, ay mabigyang liwanag ang aming dinaraanan. Ito po ay gawa sa mga daon ng niyo. At alam ko na pamilyar naman kayo dito. At nung nasindihan na ito, ay nagulat kami nang makakita ng taong nakatuwad sa talayban. Pero nung una, ang akala namin ay nagbabawas lamang ito. Kaya nagtinginan kami ng aking pinsan at nagtawanan. Nabigla ako dun ha. Patawang sabi ng aking pinsan. Ako din. Pwede naman na magtago ito. Sabi ko naman. At nang lingunin namin ang bahagi na kung saan naming huling nakita ang nakatuwad, ay wala na ito. Saan pumunta yon? Tanong ko. Ano ka ba? E di nagtago. Nakita kasi natin. Patawang sabi pa ng aking pinsan at agad naman akong tumango. Maya-maya lang ay nakarinig kami ng mga kaluskos ng dahon na nanggagaling sa aming likuran. Tila ba merong paparating at merong tumatakbo sa loob ng mga talahim. Maliban dito ay nakakarinig kami ng pagingal na parang gawa ng isang baboy. Kaya dito na kami tumakbo ng aking pinsan. Ang pangit pakinggan at nakakatakot. Sa sobrang pagmamadali ay nabitawan niya ang hawak-hawak niyang sulo. Pero hindi na namin binalikan yon kasi meron pa rin humahabol sa amin. Kaso nasa loob nga lang ito ng talahiban. Mahaba po kasi ang talahiban sa amin. Bali nasa gilid ito ng kalsada. Mula ito sa bayan hanggang sa aming baryo. Ganun kahaba. Makakapal pang mga ito at mas mataas pa sa amin. Kaya kung meron mang tao sa likod, ay hindi talaga makikita. Ito ay kaunting description lamang ng aming dinadaanan. Balik na po tayo sa kwento. Nang malampasan namin ang talahiban, ay nagsabi ako na huwag kaming huminto. At nang marating namin ang bukana ng aming baryo, ay narinig namin na parang merong lumabas sa talahiban. Kaya mas binilisan pa namin ang aming pagtakbo. Kasi dinig na dinig namin ang kanyang mga yapak sa aming likuran. Pero sa mga sandaling ito, ay hindi pa kami sigurado kung ano yung humahabol sa amin. Kasi hindi kami lumingon kahit isang beses. Alam kasi namin na hindi na ito normal. Nadaanan naman namin itong bahay ng isa naming kabaryo na tawagin natin sa pangalang Aling Rosing. At tamang-tama na nakatayo ito sa labas ng kanyang bahay at meron siyang hawak na lampara. Tumingin kami sa kanya nung napadaan kami doon at nakita namin na tumingin din ito sa amin. Subalit, nang malampasan namin ang kanyang bahay, ay narinig namin siyang sumigaw ng
Baboy! Malaking baboy! At dito na ako nataranta. Ganon din ang aking pinsan. Napahiyaw pa ito sa mga sandaling iyon. At nung malapit na kami sa bahay, ay tumigil naman ang mga yapak sa aming likuran. Agad ko namang tinadyakan ang pinto ng bakod at agad kaming pumasok ng aking pinsan. Hindi namin alintana ang pagod. Siguro nang dahil na rin sa natataranta kaming dalawa. Oh, anong nangyari? At bakit mo tinadyakan? Medyo galit na sabi ng aming lola kasi nagulat ito nang ginawa ko iyon. At nung lalabas pa sana ito, ay agad ko siyang pinigilan at sinabihan na merong sumusunod sa amin at nakita pa ito ni Aling Rosing. Agad naman niyang sinara mga pinto at bintana. Sigurado ba kayong merong sumusunod sa inyo? Baka isa lamang itong ligaw na aso. Sabi pa ni Lola. Baboy yung humahabol sa amin. Ito ba'y ayon sa narinig namin kay Aling Rosing? Nakita niya ito nung napadaan kami sa kanyang bahay. Saan ka naman makakakita ng baboy na hinahabol yung tao? Mula sa bayan hanggang dito sa atin. Sabi ko naman. Oo nga no. Teka, ano bang nangyari? Tanong pa ni Lola. Agad naman namin kinuwentong lahat habang nagsasaboy ito ng asin sa loob ng bahay. Agad naman siyang naniwala kasi hindi naman ito bang unang kwentong narinig niya pagdating sa mga aswang doon sa kanilang bayan. Kahit daw si nanay ay merong karanasan doon noong mga panahong ipinagbubuntis niya ako. Doon din po ako ipinanganak kasi noong wala pa kaming bahay sa kabisera ay doon kami tumitira kay Lola. At sa mga panahon iyon, ay buhay pa ang aking lolo. At nung nasa edad na ako na 4 na taong gulang, ay lumipat kami sa kabisera kasi nakabili ng bahay at lupa doon si tatay. Balik na po tayo sa kwento. Lah, paabot po ng tubig. Sabi ng aking pinsan at naubos naman niya ang isang pitsel. May kutuba ko na yung nakita niyong nakatuwan ay ang baboy na humabol sa inyo. Meron kasing mga kwento na bago sila magibang anyo ay ganito muna ang kanilang ginagawa. Sabi naman ni Lola. Hindi po namin siya namukaan kasi tinatakpan ng kanyang mga buka ang kanyang mukha. Pero babae po siya. Hindi lang ako sigurado kung matanda na nga ba ito. Sabi ko naman. Naku, mag-aasik na naman sila ng lagim dito. Yung huling balita ko na merong nambulabog na aswang ay noong maliit pa lamang kayo. Dagdag pa ng aming lola. Lah, kinakabahan ako. Baka babalikan niya kami dito. Wala naman kaming ginawa maliban sa pinagtawa na namin ito. Kasi nga nakita naming nakatuwad at inisip namin na nagbabawas lamang ito. Sabi naman ng aking pinsan. Ano ka ba apo? E malay niyo naman na aswang pala yun. Sagot pa ng aming lola. Magsama-sama na lamang tayo sa iisang kwarto para mas makasigurado. Sabi ko naman. Hindi nagtagal ay narinig namin ang boses ni Aling Rosing. Kaya binuksan ni Lola ang bintana at nakita namin na kasama niya ang kanyang dalawang apo na kasing edad lang namin. O Rosing, ano yon? Tanong ni Lola sa kanya. Pwede ba kaming pumasok? Kumusta yung mga apo mo? Tanong naman niya at agad namin siyang pinapasok.
E nakita ko kasi itong dalawa tumatakbo at merong humahabol na baboy. Ang laki nun at sigurado ako na hindi pangkaraniwan. Baka aswang na yun. Dagdag pa ni Aling Rusing. Nagtagal naman ang aming usapan ng mahigit isang oras at binigyan niya kami ng ilang piraso ng insenso. Kamangyan ang tawag nito sa aming probinsya. Pausukin daw namin ito hanggang sa sumikat ang araw. Nang sa ganun ay hindi makalapit yung aswang na humabol sa amin. At dagdag pa niya, baka daw isa itong yanggaw. Maya-maya lang ay umuwi din naman sina Aling Rusing. At nagpasalamat naman kami kasi binigyan niya kami ng mga insenso. Kitang-kita do talaga niya kung paano kami habulin ng malaking baboy. Kulay itim daw ito at naglalaway pa. Pero sa unang tingin daw, ay parang normal daw ito. Pero yung hindi daw normal ay yung hinabol niya kami ng aking pinsan. Pumasok naman kami sa loob ng aming kwarto. At ilang oras pa kaming nakiramdam. Subalit, wala naman kaming naramdamang kakaiba. At bandang alas 11 ay hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Pagsapit naman ng madaling araw ay ginising kami ni Lola sapagkat meron daw siyang nadidinig na tunog ng baboy na paikot-ikot lang sa labas ng aming bakod. Pinakinggan naman namin ang sinasabi ng aking lola at totoo nga na merong umaaligid na baboy. Nakakakilabot ang mga sandaling ito. Makalipas lang mahigit 10 minuto ay tumigil siya sa pagtunog at nakarinig kami ng langit-ngit sa bubungan. Gawa lang din naman sa pawid ang aming bubong at yung mga pundasyon ay kawayan. Meron na rin kalumaan. Kaya kung meron mang maglalakad sa ibabaw, ay makakarinig ka ng langit-ngit. Ramdam na ramdam namin na meron ngang nilalang sa bubungan. Kaya kaming tatlo ay nagdikit-dikit. Hanggang sa nakita namin ang pusa ng aking lola na nakatingin din sa bubungan at nagsimula itong umangil. Ang kanyang mga balahibo ay nagsimulang nagtayuan. Na tila ba meron siyang kaharap na kalaban. Alam naman natin na ganito yung ginagawa ng pusa kapag meron siyang kaaway. Talagang nagtatayuan ang kanyang mga balahibo. Pero sa mga sandaling ito, ay nakita namin na hindi siya mapakali. Pabalik-balik ito sa isang bahagi at patingin-tingin sa bubungan. Sabi naman ng aming lola, sigurado ito na meron siyang nararamdamang kakaiba. Inutusan naman niya ako na sindihan ulit ang mga insenso na nasa loob ng lata ng gatas. Agad ko naman itong sinindihan at nung kumalat na ang usok ay merong tumakbo ng padabog sa bubong kaya umalog ang ilang bahagi. Oy, kung sino ka man, huwag dito. Kaya mo ba kaming kainin? Mas matigas pa kami sa karne ng baka. Pasigaw na sabi ng aming lola at nakarinig ulit kami ng tunog ng baboy na nanggagaling sa labas ng bakuran. At sa tingin namin ay hindi niya nakayanan ang amoy ng insenso. Dito na rin unti-unting kumalma ang aming pusa at ang kanyang mga balahibo ay bumalik na sa normal. Hindi na lamang kami natulog noon kasi mas mabuti nang makasigurado. At nang sumikat ng araw, ay narinig namin sa iba naming kabaryo na meron ding nagparamdam sa kanila. Lalo na sa mga bahay na merong buntis, kaya sabi namin, hindi lang pala kaming nakaranas ng kababalagan. Ilang gabi pa kaming nakakarinig ng baboy, pero agad naman kaming nagpapausok ng mga insenso. Nang sa ganun ay hindi ito makalapit sa amin. Kasi ayon sa mga matatanda, ayaw nilang amoy na ito. Siya nga po pala, yung lugar po namin ay masasabi kong medyo masukal.
pero yung talagang hanap buhay ng mga tao doon ay ang pagsasaka. Napapaligiran kami ng mga palayan at walang nag-aalagang baboy doon malapit sa bahay ni Lola, maliban sa mga taong nakatira malapit sa Pampang. Mahigit 2 linggong binulabog ang aming baryo hanggang sa yung mga tao ay nagiging alerto na tuwing gabi. At meron pa nga naglilibot para makasigurado. Pero mabuti naman at makalipas ang isang buwan ay wala na kaming narinig na kwento patungkol dito. Nahinto din naman ang kanyang mga pagpaparamdam. Pero meron pa rin kaming narinig na mga kwento na yung kabilang baryo naman ang kanyang inatake. Pero ganun din. Naging alerto din ang mga tao doon hanggang sa unti-unti lang naman itong tumigil. Marami naman ang nagsasabi, lalo na yung mga matatanda doon sa amin, na isang yanggawang umaatake. Parang hindi pa daw niya makontrol ang kanyang sarili nang dahil sa kakasalin lang sa kanya ng pagiging aswang. Parang ganun daw. Maraming salamat po sa pagbigay niyo ng kaunting oras sa munti kong kwento. Mag-ingat kayo palagi kahit saan man kayo naroroon. Ganon din sa ating narrator. Maraming salamat. Isang mapagpalang araw sa inyo. Matagal na pong nangyari itong karanasang ito, pero hanggang ngayon ay hinding-hindi ko pa rin makakalimutan. Sa mga panahong ito, kami ng aking kababata ay nangungupahan sa isang bahay na nasa kabisera ng aming probinsya. Pareho kasi kami nagtatrabaho doon. Pareho din po kaming lumaki sa hirap. High school lang din yung natapos namin. Pero mabuti naman at nakahanap agad kami ng trabaho. Itong bahay na inuupahan namin ay mayroong 2 kwarto at tig-iisa kami. Hindi naman kagandahan pero ayos na yun para sa amin. Makalipas ang 5 buwan magmula nung nangupahan kami doon ay nagsimula kaming makaramdam ng kakaiba tuwing gabi. May mga pagkakataon na hindi ako nakakatulog. Meron ding mga sitwasyon na talagang mahirap paniwalaan. Hanggang sa napagpasyahan namin na matulog na lamang sa iisang kwarto. Isang madaling araw ay nagising ako nang dahil ang aking kababata na tawagin natin sa pangalang Raul ay narinig kong nagsasalita. Agad akong lumingon sa kanya at nakita ko itong nakatayo sa harap ng bintana na tila ba merong tinitignan sa labas. Sa aking pagtataka ay bumangon ako at naglakad papunta sa kanya. Uy tol, anong ginagawa mo? Tanong ko, pero napansin ko na nakapikit pa ang kanyang mga mata, kaya lumapit pa ako. Hindi nagtagal ay naalimpungatan ito at agad na tumingin sa akin. Anong ginagawa ko dito? Nagtatakang tanong niya. Agad naman akong tumawa at nagsabi na mukhang nananaginip lamang ito o yung tinatawag nilang sleepwalking. Nakita ko naman siyang napailing at ngumiti. Pero bago pa man kami bumalik sa aming pagtulog, sabi niyang kanyang panaginip ay parang totoo. Meron daw siyang nakausap sa labas ng bintana. At kung nasaan daw siya nung nakita ko, ay ganun din sa kanyang panaginip. Kaya kinilabutan naman ako sa mga sandaling ito. Dagdag pa niya, ang kanyang nakausap ay isang mama na sa tansya niya ay nasa edad na 40 pataas. Matangkad daw iyon at nakasuot ng puting damit. Eh ano ang sabi niya? Tanong ko naman kay Raul. Parang meron siyang babala. Hindi ako sigurado kasi sa mga sandaling ginising mo ko ay meron pa siyang sinasabi.
Basta ang huling narinig ko ay mag-ingat. Hindi ko rin alam kung mag-ingat sa alin. Basta. Sagot naman niya. Nagsabi naman ako na panaginip lamang ang mga iyon at huwag na niyang bigyan ng kahulugan. Maya-maya lang ay nakabalik din naman kami sa pagtulog. At bandang alas 6 ng umaga ay nagising ako nang dahil sa sobrang lamig. Pakiramdam ko ay nasa loob ako ng planta ng ice. Kaya naisipan ko na lamang na bumangon. At habang binubuksan ko ang bintana, ramdam na ramdam ko na merong naglalakad sa aking likuran. Maliban dito ay nadidinig ko rin ang kanyang mga yapak. Pero ang akala ko nung una, si Raul iyon. Kaya wala akong naramdamang takot. Noong lumingon ako, ay meron akong nakitang tao na kakalabas lang sa pinto ng aming kwarto. Pero noong tumingin ako sa kama, ay nakita ko si Raul na mahimbing pang tulog. Kaya dali-dali ko siyang ginising. Tol, tol, may tao! Sabi ko at agad naman siyang bumangon. Saan? Tanong naman niya at agad kong sinabi na meron akong nakitang taong dumaan sa labas ng aming pintuan. Baka yung may-ari? Tanong pa niya. Hindi. Lalaki yun. Sagot ko naman at agad kaming nagtinginan. Sino mang nandyan? Pasigaw na sabi naman ni Raul. Pero walang sumasagot. Wala rin kaming nadidinig na anumang ingay. Kaya naisipan naming lumabas ng kwarto para tignan kung meron ngang ibang taong nakapasok sa loob ng bahay. Pero wala naman kaming nakita. Nakalak naman ang mga pinto at pintana. Kaya nakapagtataka. Sigurado din ako na hindi ako namamalik mata. Pero kahit ganito, ay wala naman kaming nararamdamang mabigat. Makalipas naman ang ilang araw, isang umaga, habang ako ay kumakain ng almusal, ay meron namang sinabi sa akin si Raul. Tol, baka gagabihin ako ng uwi mamaya. Meron kasing inuman sa bahay ng aking katrabaho at pupunta kami doon. Sabi niya, baka pwede naman akong sumama. Sabi ko naman. Kaso, hindi atin ang okasyon na yun. Inimbita lamang ako. Pangit naman siguro kung magdadala pa ako ng iba. Sagot naman niya at tama nga naman ito. O sige, saan yan? Huwag ka lang magpapagabi. Hindi tayo taga rito. Hindi natin kabisado ang mga lugar. Dagdag ko pa. Doon lang sa kabilang bayan, kasama ko rin naman ang aking mga katrabaho. Kaya huwag kang mag-alala. Sagot ni Raul at tumangon na lamang ako bilang tugon. Kinagabihan nga, alas 7 pa lang ay pumasok na ako sa loob ng kwarto para magpahinga. At hindi ko naman namalayan na nakatulog na pala ako. Napanaginipan ko naman itong mama na nakasuot din ng kulay puting damit. At sigurado ako na ito rin ang napanaginipan ni Raul. Meron daw akong ginagawa sa labas ng bahay nang lapitan ako ng mama na ito. At sabi niya, dumating na daw ang araw na kinakailangan kong tulungan ang aking kaibigan. Merong mangyayaring hindi maganda kay Raul at ilang gabi daw kaming hindi makakatulog ng maayos. Pagkatapos niyang sabihin ng mga ito ay agad siyang naglakad papalayo. At bandang alas 8 ay nagising ako at nakaramdam ng pag-aalala kay Raul. Hindi rin ako mapakali. Maya-maya lang ay naisipan kong paandarin ang motorsiklo
kasi parang merong tumutulak sa akin na sunduin si Raul. At nang marating ko ang kabilang bayan, ay nagtanong-tanong ako sa mga tao kung saan matatagpuan ang bahay ng kanyang katrabaho. Nasabi din kasi sa akin ni Raul ang pangalan ng kanyang katrabaho. Meron namang nakapagturo at sa pagdating ko doon ay nakita ko nga silang nagiinuman sa labas ng bahay. Bali sa mga sandaling ito ay apat silang nagiinuman. Nagulat naman si Raul kung bakit ako nandoon. Pero sabi ko, ipapaliwanag ko na lang kapag nakauwi na kami sa bahay. Agad naman niya akong ipinakilala sa kanyang mga katrabaho at niyaya naman ako ng may bahay na sumali sa inuman. Siya po yung may kaarawan sa araw na ito at katrabaho din po ito ni Raul. Hindi naman ako nagdalawang isip na sumali sa mga ito at masaya naman ang aming naging usapan. Pero habang tumatagal ay meron akong napapansin sa isa nalang katrabaho. Nababalisa ito at hindi mapakali. Siya rin po ang nagsasali ng alak kasi nasa tabi niya ang isang banga na may lamang tuba. Tawagin natin siya sa pangalang Diego. Hindi ko naman mapigilan na tanungin ito. Tol, ayos ka lang ba? Tanong ko kay Diego. Oo, ayos lang ako. Sagot niya, sabay tingin sa akin ng masama. Kaya hindi na ulit ako nagtanong sa kanya kasi parang suplado ang dating. Makalipas pa ang isang oras ay napagpa siya naming umuwi ni Raul at nagpaalam kami sa mga ito. Sa pagdating naman namin sa bahay paupahan ay agad na nagtanong sa akin si Raul kung bakit pumunta ako doon. Hindi talaga niya akalain na gagawin ko yon. Sinabi ko naman sa kanya ang tungkol sa aking panaginip, pero kinwestiyon niya ito. Wala naman daw nangyari sa kanya at nakauwi naman kami ng ligtas. Ito din ang aking inisip nung una at sabi ko, baka panaginip nga lang talaga iyon. Pero makalipas lang 2 araw ay napansin ko na umiiba ang kilos ni Raul. Tila ba meron siyang dinaramdam? Tuwing gabi ay nababalisa ito at hindi makatulog ng maayos. Nawalan din ito ng ganang kumain kaya nagsimula na akong magtaka. Hanggang sa isang umaga ay tinanong ko ito kung anumang kanyang nararamdaman. At sabi niya tuwing gabi daw ay parang gusto niyang lumabas. Dito na ako naghinala na merong nangyayari sa kanya na merong kaugnayan sa kababalagan. At sabi ko humingi ito ng paintulot sa kanyang boss na umabsent muna ng 1 araw kasi magpapatingin kami sa isang albularyo. Mabuti naman at sumang-ayon ito sa aking suwestyon kasi nararamdaman din niya na merong nangyayaring kakaiba sa kanya. Palagi rin daw niyang napapanaginipan ng mama. Isang umaga ay maaga kaming nagising sapagkat malayo pa ang bahay ng albularyo na pupuntahan namin. Ayon sa mga pinagtanungan ko, mahigit 1 oras daw ang lalakarin bago makarating doon. Nasa bundok daw kasi ang kanyang bahay at dinadayo pa daw ito ng mga tao na galing pa sa malalayong lugar upang magpagamot. Kaya dito pa lang ay masasabi ko na mukhang magaling itong albularyo. Sa pagdating namin doon, tamang-tama na walang tao at ang sumalubong sa amin ay ang apo ng albularyo. Agad itong nagtanong kung anong kailangan namin at agad naman akong nagsabi na magpapatingin lamang kami. Pero ang sabi niya wala doon ang kanyang lolo, meron daw itong pinuntahan. At sabi naman ni Raul, maghihintay kami. Makalipas naman ang 2 oras na paghihintay ay dumating itong albularyo na tawagin natin sa pangalang Manggoyo. Ang lakas ng dating, tila ba meron siyang kapangyarihan sa unang tingin. At nung nakita niya si Raul, ay agad siyang nagsabi na papasukin daw namin sa loob ng bahay kasi baka sinusundan kami.
Nagtataka naman kami kung ano ang kanyang ibig sabihin. Pero ang unang pumasok talaga sa isip ko ay ang mama na napapanaginipan namin. Nang makapasok na kami, ay hindi nagdalawang isip si Manggoyo na sabihin na niyang gaw si Raul. At ang gumawa nito ay malapit daw sa kanya. Meron ka bang nararamdaman sa loob ng tiyan mo? Meron bang gumagalaw? Tanong ni Manggoyo kay Raul. Opo, lalo na tuwing gabi. Hindi rin ako mapakali at parang gusto kong lumabas ng bahay. Sagot naman ni Raul at napailing si Manggoyo. Iwan niyo kami dito. Dagdag pa niya at lumabas kami ng apo niya. Maya-maya lang ay narinig ko na merong inuusal na dasal si Manggoyo. Hindi ko maintindihan kasi parang ibang lingwahe ang kanyang sinasabi. At maya-maya lang, narinig kong sumuka si Raul at parang merong hinahabol si Manggoyo. Kaya pumasok naman kami ng kanyang apo. Nakita ko na meron siyang hinabol na sisiyo, buhay. At nang mahuli niya ito, ay agad niyang tinadtad ng itak at saka sinunog. Hindi naman ako makapaniwala sa aking nasaksihan. Gulat na gulat ako at parang pinako ako sa aking kinakatayuan. Sabi naman ni Raul ay gumaan daw ang kanyang pakiramdam. Maya-maya lang ay merong binigyan na pangontra si Manggoyo at huwag na daw kaming mag-alala. Siya naman daw ang babalikan at hindi kami. Nagtanong naman ako kung ano ang kanyang ibig sabihin. At sabi niya, sigurado na magagalit daw ang taong humawa kay Raul nang dahil sa nakialam ito. Nagtagal pa ang aming usapan at sabi ni Raul, hindi daw ito sigurado kung sino ang humawa sa kanya, kaya wala siyang maituturo. Si Raul po ay mahilig kasing makiinom at makikain sa kanyang mga kaibigan o katrabaho. Subalit sabi ni Manggoyo, sinadya yung pagkakahawa sa kanya. Planado kumbaga. Hanggang sa napunta ang usapan namin sa mama na napapanaginipan namin ni Raul. At nagulat naman kami sa sinabi ni Manggoyo. Sa katunayan nandito siya. Mabait at tinutulungan niya kayo sa pamamagitan ng panaginip. Huwag kayong mabahala. Malinis ang kanyang hangarin. Sabi niya, Manggoyo, multo ba siya? Tanong ko naman. Hindi, isa siyang gabay. Saan ba kayo nakatira? Tanong pa niya. Mga taga-probinsya po kami at nangungupahan lang po kami sa kabilang bayan. Sagot ko naman, sabay banggit ng pangalan ng baryo. Ganun ba? Baka gabay siya ng may-ari ng bahay ng inyong inuupahan. Dagdag pa ni Manggoyo. Maya-maya lang ay nagtanong ako kung magkano ang ibabayad namin. At sabi niya kahit ano at kahit magkano ay tatanggapin niya. Hindi siya yung tipong albularyo na talagang naniningil. Isinilang daw ito upang tumulong sa kapwa. Yun daw ang kanyang hangarin. Bumilib naman kami sa kanya. At habang naglalakad kami pauwi ni Raul, ay tinanong ko ito kung meron ba siyang pinaghihinalaan sa kanyang mga katrabaho. Pero sabi niya wala at hindi daw siya sigurado. At magmula daw sa araw na ito, ay mag-iingat na siya. Pero meron naman akong pinaghihinalaan kahit na isang beses ko lang itong nakita. Nabanggit ko na rin siya kanina. Siya talagang sinasabi ng aking sarili, wala nang iba. Sapagkat mabigat ang nararamdaman ko sa kanya,
Mabuti naman at hindi na nasundan pa ang mga karanasang ito. Magmula din noon ay hindi na namin napapanaginipan ng mama. At sabi naman ang may-ari ng bahay paupahan, meron daw talaga siyang gabay ayon sa albularyo na tumingin din sa kanya nung maliit pa lamang ito. Kaya maswerte daw ito sa buhay at pakiramdam daw niya ay meron talagang sumusunod sa kanya araw-araw. Kaya sabi namin ni Raul, baka ito na ang sinasabi ni Mang Goyo. Dito ko na po siguro tatapusin ang kwento kasi wala na rin naganap na kababalagan sa amin magmula noon. Maraming salamat.